Yon, what's up mga kagaston? Another video for today. So, meron tayong ginagawa ngayon na GSSR 150. Same engine, Raider 150 Fi. Ayan. So, bagong lahat, intro muna tayo kung ano yung gagawin dito. So, ang gagawin natin dito mga kagaston, magpapalit tayo ng fuel pump filter, air filter, sabay throttle body cleaning. So, magkaiba pala ng throttle body yung GSXR at saka Raider 150 Fi. Pero, same sila ng engine. Ayan. Same engine, nagkaiba lang yung GSXR 150, wala siyang kick. Ayan, wala siyang kick. Ewan ko lang yung nilabas na GXSS na naked bike kung meron silang kick. Pero yung GXSR wala siyang kick. So ayan, mag-throttle body cleaning tayo. Sabay palit ng air filter. Tapos pala yung fuel filter na ito, nasa ibaba siya. So ito. Ayan mga kagaston, nandito sa baba yung kanyang fuel pump. So nandito, yung fuel filter naman niya nasa loob ng mismong fuel pump. Compare sa Raider 150 Fi, pag binaklas mo, pagkatanggal mo nito, makikita mo na yung fuel pump. Pero sa GXSR at saka GXXS, nasa loob mismo ng fuel pump yung kanyang filter. So ayan, din na natin napakita yung process paano binaklas kasi medyo matrabaho at maraming baklasin. So medyo tatagal tayo. Ngayon, baklasin muna natin to para magpalit ng air filter. So ayun mga kagaston, sa pagpapalit pala ng air filter nito mga kagaston, eto lang yung babaklasin mo, eto, nakalagay siya rito. Tapos eto lang yung air filter ng GXSR. Same lang naman siguro sila ng GXSS. So ayan, ganyan na siya karumi. So first time mapalitan. So ang ipapalit natin, siyempre, genuine pa rin. Eto yung air filter ng GSXR, ayan. So genuine parts, tapos fuel filter na ipapalit natin is original din. Raider 150 Fi parts dito at saka Raider 150. So ang location natin mga kagaston, Kakutot, Mabalacat, Pampanga. Or search nyo sa Google, Nikki Motorcycle Parts and Accessories. Diretso na dito yun sa shop. So lagi natin yung pinupost sa ating page everyday, lalo na kapag open na tayo. Harap tayo ng Microbike and Winway Hardware. Ngayon naman, kung i-google map nyo yung Microbike, ang i-google map nyo yung nasa taas, yung Microbase Motorbike Corporation. Diretso dito yan. So yun, gawin muna natin mga kagaston. So yun mga kagaston, ito throttle body cleaning na natin, yung GSXR. Dito nga pala nagmula mga kagaston, yung tinatawag nating 10 holes injector. Ayun yung pinagkaiba nila. Ito kasi, stock talaga niya is 10 holes injector agad. Pero, same engine lang ng Raider 150 Fi. Kaya pagdating sa Raider 150 Fi, safe po na magpalit ng 10 holes injector kahit all stock yung motor natin. Kasi, yung makina ng GXSR is katulad lang ng Raider 150 Fi. Pareho lang silang 150cc. So, kung nagtatanong kayo sa akin kung safe ba magpalit ng 10 holes injector sa Raider 150 Fi kapag all stock, okay po mga kagaston. Mas maganda kasi mas maganda yung response at buga nito compare sa stock na 4 holes. Ngayon, ang pinakaiba naman pagdating sa throttle body, yung mismong throttle body mga kagaston ng GXSR is iba siya. Hindi siya katulad ng Raider 150 Fi. At saka yung pihitan niya ng minor or adjustan niya ng minor is same siya para sa mga Aerox tsaka Nmax. Ganito kasi yung pihitan ng minor nila. Ayan, ganyan yung itsura. Tapos sa manifold same lang din sila. Tsaka sa TPS same lang sila. So yun lang yung pinagkaiba ng GSXR at saka Raider 150 Fi. Yung injector, throttle body, and then syempre sa labas, yun. Pero pag sa makina, same lahat.
So, lilinisin muna natin. So, sa pagpapalit ng fuel pump filter ni GFSR at saka ni GSXS, so, kailangan mong baklasin muna dito, paikot, dahil yung kanyang fuel filter, ito yung kanyang fuel filter. So, para mabaklas siyang kailangan, gunulutin mo muna isa-isa yung wire. So, hindi ka naman maliligaw sa wire kasi etong dalawa na to na magkatabi, pink at saka black, ito yung pinaka wire papuntang floater. Tapos, ito yung sa dinamo ng fuel pump. So, pagka nabunot mo na yan dito isa-isa, ito yung mga lock, kailangan matanggal mo isa-isa. Tapos, atake mo siya pataas. Ngayon, sa pagtatanggal naman ang mismong filter niya, atake mo lang to ng dahan-dahan. Ayan, pag nahata mo na ng dahan-dahan, ayan, ganyan siya, ayan. Tapos, ito, atake mo lang dito. Ayun. Ganto na karoon niya yung kanyang fuel pump filter. So, pag ipabalik mo naman, kunwari, nalagay mo na yung bago, tuloy natin mamaya. Pause muna yung video. So, ito yung bagong fuel pump filter. So, dito na lang natin sa bababuksan para mas madilis. Ayan. Tapos, yung o-ring, kailangan natin punin. Dahil ang mga SGP is wala silang nasamang o-ring. Unlike sa mga nabibiling aftermarket, meron siyang libreng o-ring. Pero sa SGP parts, wala siya. Separate binibili yung o-ring. So, huwag niyong kalimutan. Una, ito, nandito yan. Then, tapos yung o-ring dito, sa taas. Tapos, pag binuksan mo to, siyempre, buksan mo. Ganto mo siya ilalagay. Pag ilalagay mo to, ayan, ganito siya. Tapos, didiin mo lang. Yun. Pag nadiin na ganon, nalagay na siya. Tapos, syempre, pag ilalagay mo naman siya, itutupin mo lang siyang paganto. May pwesto naman yan dito sa gilid. Tapos, kailangan isentro mo lang yung eto, mismo nga ito, dun sa butas. May nagpukod. So, ganun lang. Tapos, isasara na natin. So, ayun, ganun lang yung paglalagay. Tapos, sasara mo lang dito. Ayan, may pwesto yan dito. Ayan. Ayan. Ayan yung pwesto niyan, mga kagasto. Tapos, ayan, eh, pag binalik mo, ayan yung pwesto sa side. Tapos, pag binalik mo, ayan, gaganyan mo lang siya. Maririnig mo naman maglalak dito. So, ganun lang. Tapos, lalagay mo lang to isa-isa. Itong mga to. Itong kulay pink. Dito siya. Yan. Tapos, gamit ka lang ng flat screw para pandiin. Yun. Tapos, itong black dito. Napakasimple lang niya, mga kagasto. Tapos, sumunod yung kulay pula. Yun, tapos, eto na ang kulay itim.
So ganun lang mga gasto yung pagpapalit ng filter. Tapos kapag ipapalit mo siya, syempre kailangan punasan mo muna kasi marami yung kamay mo. May nagkukunin. Tapos ipapalit na natin siya. Ganyan lang. Una floater, tapos yan, napaka-simple. Walang kaya ng pira. So hanggang doon na lang. Tuloy natin yung video mamaya pag umaandar na. Alright.